pagsitay na po ang lahat at ating dasalan na Gina Celi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, aleluya. Ay muling nabuhay, ayon sa kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Galak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, laig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinamtan niyang bayan, nagpupuring mga himirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng Oktaba o walong araw ng ating pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Poong Hesus Nazareno.
Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayang narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon naman ang kaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at babang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, sinabi ni San Pedro na kailangan silang magsisisi, talikdan ang kanilang kasalanan at magpabinyag upang sila'y hindi mapabilang sa mga maparusahan dahil sa kamatayan ng Mesiyas, ang Poong Hesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ngayon, si Maria Magdalena ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Hesus na una hindi niya nakikilala at nang nakilala niya ay kanyang dinala ang mabuting balita sa mga apostol. Sa ating buhay, kinakailangan din nating ipahayag ang pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus para sa lahat sa pamagitan ng ating buhay na matuwid. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ikinagdaral, sinasamba ka dahil sa darina mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, sarili ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesus Kristo, na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesus Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamta naming paglayang walang maliw, kami
magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadaragdagan ang kanilang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maaasahan sa kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo nasa salig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak
sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ali, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya sa pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakikilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kahit sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro po ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus. Marap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. Sa halip, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kahit si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa oktaba tayo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus Nazareno. At ngayon, araw ng Martes. Ito'y tinatawag kong minsan araw ni Maria Magdalena. Sa atin pong mga pagbasa, ay atin pong nakita ang lahat ng drama ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ang unang pagbasa sa Gawa ng Apostol, Kapitulo 2, verso 36 hanggang 41, ipinapahayag ni San Pedro sa lahat ng mga Hudyo na ang ipinako nila sa cross ay ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Kaya kailangan nilang magbalik loob. Kaya sinabi ni Pedro noong nagtanong sila ano ang kanilang gawin, na pagsisihan ninyo, talikdan ninyo mga kasalanan at magpabinyag kayo. Ito pong magpabinyag ay siyang pagligtas sa kanila, sapagkat sinasabi na dahil sa kanilang ginawa, naging masamang lahi, kaya kailangan nilang maligtas at kailangan ng pabinyag. At umabot ng 3,000 ang nabinyagan. Ito ay pagpapahayag na ang lahat ng nananalig ay nakakilala na ng kanilang sarili, nagsisisi na upang kilala nilang mabuti ang Mesiyas. Pero kung minsan, hindi nakikilala ang bagong anyo ng Mesiyas. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 18, si Maria Magdalena ay naroon pa
sa libingan ng ating Panginoon. Wala naroon ang Panginoon sa loob ng libingan. May dalawang mga anghel. At si Maria ay umiiyak ng lubusan. Ang ginagamit nga dito na salita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Versyo 13, ay ang salitang Klayes. Klayes ay hindi lang ito pag-iiyak, ito'y paghihinagpis, punong-puno ng kalungkutan. Kaya kaiba po ito sapagkat sa Griego, mayroon pang ibang salita gaya ng dakro na ito yung umiiyak na ordinaryo na kung saan may tumutulo na luha. At eclapse, ito yung pag-iyak na ordinaryo. Ngunit ang ginagamit dito kay Maria Magdalena ay ang salitang kleyes na mayroong paghinagpis, sobra ang sakit na naramdaman. Kaya siguro punong-puno ng luha ang kanyang mga mata at hindi niya nakikilala ang ating Panginoong Hesus. At nung tinawag na ng Panginoon ang kanyang pangalan, sinasabi ng Panginoong Hesus na nabuhay muli, Maria. Kaya kaagad siya ay nagsabi, Rabuni. Rabuni na guro. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay siyang guro, kaya hindi lang siya rabi, rabuni, ibig sabihin, mas dakila na guro. Pero ang sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Verso 17, na sinasabi dito, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Itong huwag mo akong hawakan, versikulo 17, Kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan, ay nakaalala sa atin sa sinulat ni Jose Rizal na Noli Me Tangere. Ang pagkasulat po dito sa Koinoko na Griego ay Mimo Hapto. Hapto ay ibig sabihin ng hapto, kapit, hindi lang hawak. Kasi ang ordinaryo na paghawak ay afi, pero ang nilagay dito ay hapto. So kapag isalin po natin sa orihinal na pagkasulat, sinabi dito ng Panginoong Hesus, huwag kang kakapit sa akin sapagkat hindi pa ako nakauwi sa Ama. Sapagkat kuminsan tayo ay kumakapit sa ating nakikita na debosyon sa ating Panginoong Hesus, hindi natin hinayaan na ang tunay na Panginoong Hesus na siyang pupunta sa Ama upang luloklok sa kanang kamay ng Ama upang ipahayag ang kanyang tunay na pagkabuhay muli na siya ay nabuhay na at nasa kagalakang kalagayan, kailangan nating tingnan na hindi nababatay ang ating panampalataya sa kalnus-nusang pagkapako ng ating Panginoon sa krus na walang magagawa at walang kapangyarihan, bagkos sa malaya na punong-puno ng kapangyarihan na kaluklok na sa kanan ng Diyos Ama. Huwag tayong kakapit sa mga panahon na ang Panginoon ay nakikita natin na parang walang kapangyarihan. Kailangan nating dalhin ang ating pag-isip
Nakarga na nga niya ang cross, pero siya ngayon ay malaya na may dakilang kapangyarihan upang tayo'y kanyang iligtas, upang tayo'y kanyang bigyan ng panibagong buhay, hindi lang buhay, buhay na ganap at ikasiyasya. Ikaw ba'y naghahanap ng buhay na may saysay at pahulugan? Ito ang buhay na ganap at ikasiyasya na ibigay ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya'y nabuhay muli na upang tayo magpag-asa na hindi ang kamatayan ang siyang hadlang sa buhay natin, hindi mauwi at matatapos ang buhay natin sa kamatayan. Bagkos sa pagkabuhay muli at sa kagalakang hindi mapapawi, kagalakang walang hanggan sa kalangitan. Doon tayo tinatawag ng Panginoon sa buhay na walang hanggan kasama niya na nabuhay muli. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpagaling. Sa pamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Diyos, sa pamagitan ng kamatayan ng anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mong na sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inumin, inihain sa'yo.
sabihin ang tingalay mula sa abin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng amin. Magstay na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal ay naghain ng salinyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang Helen, sisiawit ng papuri siya numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga umo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ni Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Sina aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Malay, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago may sarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating dinggin, ating
ang tunay na paligtasan. Magalak pagkatsay na buhay, tinubos ang sanibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Jun Sescon. Ito po ay mananatili lamang hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo, maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa, kayo na sa loob at sa labas ng damanan ng itim na nasa inyo kami naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaing pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Kakapit lang po tayo sa ating Panginoong Jesus na nabuhay muli upang ang ating buhay ay may saysay. Ngayon na po ang maringal na pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na tumubos at ngukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siyang nawang magpahala sa inyo ng kaligayahang magpasa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkaluuban ng manubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng manasa kalangitan. Pakundangan sa inyong mabuting pamuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapipaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya!
Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Purihin natin ang ating puwang. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, di nun walhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narinal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, but no.